Itong jeep na ito ay out of boy na. Dahil hanggang Pelcoa lang siya ay nakarating siya dito. Hello, wait na po tayo ako doon. Ito isa kayo eh. Sport na ito, pati confirmation certificate mo. Sir, sir, wala ka bang lisensya? Alasan po yung huli nyo? Wala nga po lahat sir eh. So you're driving, so you're driving without license po? Pound ka naman. Gawin ko ang sakayan at babaan sa unahan. Wala po tayong sakayan dyan, mga sir, ma'am. Kung saan ba yung nakalagay na no loading, unloading sign? Dito talaga sila nag-aantay. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang oras ngayon ay 3:15 ng hapon. At nasa kahaban tayo ng Commonwealth. At nandito ngayon ang team ng Special Operational Group ng MMDA sa pangunguna ni Sir Gabriel Go. At ito yung mga jeep, mga bus na nag-aantay ng mga pasahero dito na nagkukos ng traffic ay pinagtitikitan. Itong mga jeep na natikitan ay nasa lugar ng Tandang Sora. Wala akong bago, kuya. Yan na po. Tumigay lang na. Bakit hindi ko pa? Bawi na nga po, dana ako. Bawi ka na nga. Katapos dito, kuya. Bawi na, dana ako. Doon lang siya, Pelcoa lang siya. Ah, Pelcoa? Doon ba yung sorsya rito? Pagkakas ka na rito. Eh, mahigpit siya na ito, sir, eh. So, itong jeep na ito ay out of boy na. Dahil hanggang Pelcoa lang siya, ay nakarating siya dito. Hello, hello. Away na nga po tayo na ako doon. Ito isa kayo, eh. Sport na ito, pati confirmation certificate mo. 2020 po. Ipawdo po dito. Dahil out of line. Ba't ka lumalagpas sa rota? Dito, uwi nga po sana ako sir kasi kasama. Uwi! Dapat hindi ka na nagsakay. Ba't isakay ka? Yan lang ang sumunod ko na. Diretso na po kasi kasama na po. Pero bakit itex yung nakalagay? Oo, nag-signboard na po. Ay, bakit na? Ba't may signboard na itex? Yung short talaga ginagawa niya na yan. Hello, pasahero, pangalit na lang. Ano ba ito mga ito? Iba-iba. Tatag natin para mga ito. Iba-iba. Subject to impound dito ng sasakyan. So pinababa na yung mga pasahero at ibinalik yung mga pamasahe. Ito, nadaanan dito ang mga jeepneys na ito na laki-laki ng sign. Ayun o. Pagtitikitan lahat ito. Kasama na rin sa paninikit ang pag-verify ng mga dokumento.
kumpleto naman ang mga papilis ng mga jeep na nasita. Ang naging violation nila ito, disregarding traffic sign. Nadaanan din ng team itong malaking parking sign na kung saan dito lahat nakaparada itong mga motorsiklo. Sakop na ito ng batasan. Doon tayo galing kayo na sa part ng Tandang Zora. Cycling pa po kayo. Kahit na. Pakanan, pag nakapakanan po, meron po tayong tinatawag na broken line, doon lang po kayo pwede pumasok. Piyahin nyo po yung po motorcycle lane mula doon po. Kaya po kayo nakita. Bawal po yan. Mas wala pa kayo guys. Wala talaga kayo lisensya. Kahit po yung ticket, nalahuli po kayo. Meron po ba o wala? Wala po. So yun mga kabayan, nasita itong sasakyan na ito dahil bumaybay sa kahabaan ng motorcycle lane. At nung kinausap yung driver ay napag-alaman na walang lisensya. Nagmamaneho ng walang lisensya at hinahanap yung OR o yung ticket. Siyempre, di ba, pagka nahuhuli ang lisensya ay binibigyan ng ticket, wala rin maipakita. Ngayon, yung kanyang rehistro ay expired na rin. So, hindi matitikitan yung driver dahil walang lisensya, ang titikitan na lang yung plaka. Dahil sa walang lisensya ang driver at expired na yung rehistro, ayan, babataki na. I-impound na itong sasakyan. Huli na ito dahil ayan, laki-laki ng no parking sign. At pati itong mga motorcycle na nasa gilid ng sidewalk na nakapark dito at pagtitikitan o pagkawala yung driver ay isasampa sa tow truck. Sidewalk po ito, hindi po ito garahe. Para paradahan mo. Unless mapapakitahan nyo ako ng permit na pinapayagan kayo ng City Hall o ng barangay na gawin parkingan ko. Ipangalan ngayon na po, kung wala po lisensya, impound ko po ito. Sige po. Ha? Sir, magkakakuha ka. Gano'ng katagal po kami maghihintay? Ito wala eh, no? Kasi hindi po kami maghihintay ng matagal. Nakakogat na nga po yung mga motor nito. Ito po, saan pa ito? Wala ka mga hari. Kung wala mo na. Pagka ticket sa inyo ng lisensya, kailangan niyo pumalisin, ha? Paano na ito? Lumabas na yung ibang may-ari ng sasakyan dito at natikitan
At inalis nila yung kanilang mga sasakyan. Ngayon kung sakaling bumalik yung team at ibinalik din nila yung mga kanilang mga motor dito, ay hindi na sila titiketan kundi i-impound yung kanilang mga motor. Ngayon yung mga tinotow lang, yung mga walang driver. Pero kung may driver, titiketan lang at paalisin ang sasakyan. Ang dami dito. Nasa lugar na tayo ng Manggahan at sa kahabaan pa rin ng Commonwealth. Ayan, nasa ilalim tayo ng Manggahan na MRT Line 7 Station. Kami kasing namimik up at nagbababa ng pasayero dito. Nasa unahan pa ang loading and unloading zone. Kasabay ng paninikit, biniverify na rin yung mga dokumento ng kanilang mga sasakyan. At kung sakaling expired yung kanilang mga dokumento, i-impound po lahat ng mga sasakyan na ito. So iwanan na muna natin ito at ayun na rin sa kasama natin mga SOG or Special Operation Group. Okay naman yung mga dokumento at ang kayo ng mga violation, yun na nga, bumaba at namimik up ng mga pasayro sa hindi tamang sakayan. Ayan o, lalaki o, no loading and unloading sign. Nagkalat ang team. Yung mga pasahero na sa gitna na ng kalsada. Dito yung maraming nagtitinda ng kambing doon sa bandang baba. Doon po ang sakayan at babaan sa unahan. Wala po tayong sakayan dyan, mga sir, ma. Kung saan ba yung nakalagay na no loading, unloading sign, inside, dito talaga sila nag-aantay. Doon tayo galing sa kabila at nag-u-turn lang itong team sa isang side ng Commonwealth, pabalik ng Manila o ng EDSA at ito na daanan, itong mga jeep. Na sinita, hindi nagbabiyaya, kundi dito na nakapark.